Taurus, hi. Welcome to Mr. Queen PH. At titingnan natin ang inyong kaperahan energies for March 2023. Ayan. So, let's see kung ano yung mga parating sa inyo in terms of money, career, finances ngayong March 2023. This is a general reading. Just take what resonates. Panoorin nyo rin yung Sun, Moon, Rising, Venus signs ninyo. Para sa iba pang mensahe, meron tayong video na nagpapaliwanag tungkol doon. Link on the description. Okay? And thank you so much sa lahat ng sumusuporta dito sa ating channel. So, let's see, Taurus, what's up? Money, career, finances for you ngayong March. Peace. Oh, magkakaroon kayo ng peace of mind pagdating sa pera. Oh, maganda yon. Commitment. So, marang meron kayong papasukin na financial commitment ngayong March. Pwedeng loans or bayarin. Okay? And I think someone is going to also help you with this. Pwedeng yung romantic partner mo, pwedeng kung sino man, no, na kasama mo sa buhay to help you with your finances. And you also have freedom. Wow, ang ganda nito kasi parang sinasabi sa'yo na meron kang peace of mind and then magkakaroon ka rin ng financial freedom na you will realize what are the important things pagdating sa finances mo. Na yung iba, kikita ng pera at the same time, nagagawa nyo yung mga bagay na gusto nyo. So, financial freedom. Yan. Yan ang goal. The goal is to be financially free na magbibigay sa'yo ng peace of mind. Okay? So, let's see. Ano pa? For ano? For Taurus. Okay, tinan pa natin. For Taurus, money, career, finances. For March 2023, Frog, stepping into your power. Yes. Don't take a back seat in your story. It's time to step up. Yes. You are stepping up in your finances. So, maaring meron sa inyong position sa work, sa career, sa trabaho, leadership position, mas nagiging out in the open ka, mas nagiging confident ka. You also have Panther protection. Consider who you allow to take your energy and who you give it away to freely. Yes. You're also protecting your energy. So, hindi mo rin hahayaan na ma-take advantage ka ng ibang tao. Of course. Dahil you know where to put your energies. Alam mo kung sino yung dinideserve ng iyong oras, attention, pagmamahal. Okay? So, let's see ano pa. You have Raven, messenger of magic. So, this is the magician energy. Someone is very skillful. Marami kayong talents and skills na i-discover or gagamitin ngayon. You have Master of Suspension, which is bad. The Hanged Man energy. Master of Discernment. Puro kayong master ngayon. Marami ata kayong mamamaster, Taurus. So, this is about judgment. No, judgment to eh. Judgment energy. So, a rebirth or a transformation then for you. Karma. So, whatever you are putting out there, no, yun yung marireceive mo. So, you have to be careful in what you are putting out there because mabilis yung balik ng karma sa inyo. So, mas maganda na, you know, maganda yung nilalabas nyo para maganda rin yung papasok, no, yung ma-attract nyo. You also have Kayuri, the trickster. So, this is the fool. Freedom, no? I think yung iba sa inyo, focus nyo is to be free to do the things that you want to do, no? Pwede sa inyo, yung iba sa inyo maaring magre-resign kayo sa trabaho nyo, lalo na kung corporate to, tapos magsa-start kayo ng sarili nyong business or magiging self-employed kayo. Yeah, you also have the Six of Feathers, which is a pelican. So, ano to? Six of Swords energy. Transformation, transition
Ace of Branches, oh, New Beginnings, and Ten of Feathers. Yes. So, some of you, Taurus, maaring meron kayong situation sa trabaho, sa career, sa finances nyo na naging challenging sa inyo in the past. Trinay nyo na mag-stay dyan, pero it seems na hanggang doon na lang yung kaya nyo na matiis para mag-stay doon. So, now you are trying something new. You are stepping into your power. Parang ginigising mo yung iyong talento, yung mga skills mo to be your own boss, no? To be the master of your own life, no? Ng sarili mong buhay. And with the Ace of Branches here, there is an exciting new beginning na magsisimula sa iyo. Sa trabaho mo, sa career mo, sa finances mo. And this is something that you really need to be proud of, no? Parang there's like a freedom of yourself na tipong meron kang financial independence. Oh, diba? Ten of Shells. Happiness. Oh, Five of Shells. You have learned a lot from your past mistakes, Taurus. And alam mo na ngayon na hindi lahat ng tao na bibigyan ng another chance para ayusin yung mga mistakes nila. So kayo, you are taking this opportunity to finally ayusin na, no, yung mga naging maling decision nyo before. So may chance kayo. Kasi yun yung Five of Shells energy. Five of Cups to na minsan hindi tayo nakaka-move on dun sa past na situation natin. Dahil dun lang tayo nakaka-focus dun sa mga naging problema. Pero hindi natin napapansin yung mga opportunities kasi doon na tayo nakafocus sa naging problema, naging pagkakamali. So, yung iba sa inyo, you are finally going to the other direction. Ayan, Grouse, embrace the power of dance and movement to access your highest guidance. Yun. So, yung dance and movement na to, yung changes na nangyayari sa inyong buhay. Open ka doon sa mga pagbabago na yan. You also have Parrot, let go of others' thoughts and opinions. It is time to embrace who you really are. Yes. Hindi ka na ano, yung tipong iisip mo, ano kayong sasabihin ng ibang tao? Baka naman hindi nila magustuhan tong pinaggagawa ko or hindi sa kanila katanggap-tanggap. Eh kung wala ka naman tinatapakang tao, di ba? Why not continue what you're doing and gawin mo yung makakapagpasaya sa'yo na alam mong mas magiging contented ka and fulfilled. Okay? Funnel, period of frustration, lessons to be learned. Yes. Natutunan mo na yung lesson na yan. That's why you are gearing towards a new direction, no? You also have Broom, new home, new attitude. Wow! So for some of you, literal na bagong bahay to or bagong trabaho. So new attitude, bagong settings, no, ng buhay mo or bagong pananaw sa buhay, new attitude. Okay? So I feel like you are finally stepping into your true power. Okay? So that is your reading, Taurus. Kung nagustuhan niyo to, naka-resonate kayo, mag-comment kayo diyan, like, share, subscribe. Para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Taurus. See you again.